Hi guys! Welcome back to my channel. Magandang hapon po sa inyong lahat or magandang gabi na po pala sa inyong lahat at sa lahat ng mga ka-humble heart, mga pabebe, momshie ko dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At gusto ko po pala magpasalamat uli at walang sawang pagpapasalamat po sa lahat ng mga sumuporta sa channel ko. Maraming salamat po. And today's video po, dahil may nag-request po na ako naman daw po ang magpakita ng makeup tutorial. So, ang gagawin ko po ngayon is magpapakita ako yung mabilisan, madalian, at daily routine na makeup ko. Pero hindi kasi ako ganun na nagme-makeup ng heavy unless na meron akong pupuntahan or meron akong party na aatenan. So, simpleng makeup lang, mabilisan, madalian lang yung gagawin ko. At ipapakita ko sa'yo dahil lang sa nag-request. But before that, gusto ko po muna sana magpasalamat sa sponsor na nagbigay sa akin ng Juicy Couture na perfume. Wow, maraming salamat po at talaga namang na-appreciate ko talaga ng sobra. Ayan, bagong-bago pa talaga siya at talagang alam niya na paborito ko at saka mahilig ako sa mga perfume. So talagang maraming salamat po sa pagbibigay ng Juicy Couture na perfume. I love it. Na-appreciate ko po ng sobra. At gusto ko rin po magpasalamat sa nagbigay naman po ng eyeshadow. Salamat din po sa Body Shop. Ayan, Body Shop po to. At maraming salamat din po dito sa nagbigay po nito. Maraming salamat po ulit. So, ayan. So, let's begin and let's start for my daily makeup routine. So, sa mga pumapasok sa school, sa opisina, o sa yung mga simpleng mga madalian lang na mga makeup na kailangan nyo. So, ituturo ko sa inyo or magbibigay ako sa inyo ng some tips kung paano based on my experience at saka based sa mga ginagawa kong pag-makeup ng daily routine makeup ko. So, let's start and let's begin! To start with the primer, ginagamit kong primer itong healthy mix na from Bourjois. Gusto ko to kasi simple lang siya at saka talagang maganda siya sa skin. Talagang proven ko na to kasi ito lahat yung ginagamit ko ever since pamula nung nandito ako sa, dumating ako dito sa Kuwait. So ito na yung ginagamit ko, healthy mix. Isa lang brand ang ginagamit ko. Ayoko ng palit-palit kasi minsan nakaka-irritate din sa sa mukha ko. So hindi ako papalit-palit. So one brand lang ako hanggang so on and so on and so on. Ayan, ito healthy mix. So ayan, lagay lang ako diyan. Siyempre, before tayo maglagay ng primer or ng bago tayo mag-makeup, siyempre, kailangan malinis yung mukha natin. Bagong hilamos naman ako niyan. Okay? Then, pahid lang natin ng konti. Yan. Then, pag pinahid mo na to, kailangan bago ka maglagay ng foundation mo or powder, kailangan patagalin mo muna siya at least 2 to 3 minutes sa mukha mo. Ayan. So pagkalagay mo ng primer, optional lang naman siya kung gusto nyo maglagay ng primer. Kasi minsan ang ginagamit ng iba is moisturizer yung ginagamit. So ako, lalagay ako ng primer para medyo matagal siya. So kung papasok ako sa work, medyo matagal yung niya sa balat ko. Okay, so patagalin lang natin siya ng 2 minutes. Yan. Bago tayo maglagay ng powder or ng foundation. Okay? So, next is itong foundation. From Bourjois also ang ginagamit ko. Sabi ko nga, isang brand lang yung ginagamit ko para hindi na i-irritate yung mukha ko. Kasi hindi naman tayo lagi bumabata. So, kailangan kahit papano nakamaintain yung healthy skin natin.
Okay. Then, hindi ako direct na naglalagay sa brush. So, nilalagay ko muna dito sa palm or kahit dito sa palm or kahit dito. Tapos, before ko siya i-apply sa mukha ko. Okay. So, gagamit tayo ng brush. Yan. From here. Tim nyo lang siya. Tap nyo lang siya ng ganyan. Then, to the start. Start tayo dito. Sa my eyes. Yan. Then, here. Both side muna. Yan. Tapos, mas maganda, hindi natin ginaganon yung brush sa mukha natin. Kasi minsan yun ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng madaming open pores natin. Nadadamage yung skin natin. Napakadaling ma-irritate kasi ng mukha. Ayan, mabilisan lang to ha. Okay. Next is yung eyebrow natin. From eyebrow, dito ako nag-start. Ayan. Sundan lang natin yung line ng kilay natin. Ako kasi hindi ako mahilig masyado mag kilay kasi makapal na nga yung kilay ko at saka hindi rin ako ayoko rin ng masyadong manipis sa kilay. So ginagawa ko hina-highlight ko lang siya ng konti para magkaroon lang ng buhay yung kilay ko. Kasi may kilay na ako, makapal kasi yung kilay ko. So, hindi na ako masyadong nagkikilay. Okay? Next is eyeshadow. So, sa eyeshadow, kailangan yung medyo kakulay ng balat natin. Yung first na i-apply natin sa ating mata. So, kahit itong white, pwede nating gamitin pang lagay lang sa unang apply natin. Ayan. Tsaka ako, dito ako nag-start. Yan. Dun sa corner. Pag ano, ng stroke. Kasi mas maganda. Alam nyo kung bakit. Kasi mas tumatagal yung eyeshadow sa mata natin. So, nagiging long-lasting siya. Huwag nating i-direct dun sa mismong shape ng lid. So, kailangan paganyan lang siya sa stroke. Sa corner. Okay? Then, ang next is yung medium color niya. So, itap lang natin yung medium color. Lagyan lang natin siya ng konti. Ngayon, nakikita nyo ba kung paano yung stroke?
Then, from Virtua also, yung pang highlighter natin. Ayan. So, gamit tayo ng ibang brush. To make it darker ng konti. Nakikita niyo ba yung stroke? Ganyan lang yung mga simplihang makeup natin pang araw-araw. So, yung mga gumawa mahilig mag paglalabas, pupunta sa opisina, sa work. Yan. Then patungan lang natin siya ng konti. Next is itong liquid eyeliner. Gamitan ko ng maliit na salamina para mas kita ko siya. Nakikita niyo ba? From here, yan, diretso lang natin. Then, pwede kayong gumamit ng eyelash extension. Pero ako kasi, dahil nga sabi ko, simple lang tayo, simpleng makeup lang. So, yung pang araw-araw lang. So, gumagamit na lang ako ng curl lash. Yan. Then, lipstick. Mm-hmm.
Ginagamit ko 3 shades. Pinagpapatong-patong ko lang siya. Hindi rin ako masyado naglalagay ng blush on kapag pang daily lang. Ayan lang. Parang tint lang siya. And I'm done. Ganyan lang po tayo mag-makeup ng simple, madalian, mabilisan at pang daily routine makeup lang.